natin ang reaksyon ng Okta Research Group dito po sa announcement ng Cebu government na i-open na sa turismo ang Cebu. Si Dr. Guido David ng Okta Research Group nasa linya natin. Dr. David, good morning po. Yes, good morning. Apo, sir, ano na po ba ang status ngayon sa Cebu? Kasi nabalita po kanina na tumataas po ayon sa Okta Research ito pong cases ng COVID-19 sa Cebu. Tama po ba? Yes, actually tumataas siya ang situation sa, for example, sa Cebu City. Yung bilang ng kaso ngayon, ang average niya is 165 cases per day. And nung last year na nag-ECQ sila, nasa 167 yung average nila per day. So, ibig sabihin, halos ganong level na yung nakikita natin kung aning last year. Ang kaibahan lang ngayon, may availability pa yung mga hospital beds nila. Nasa 46% yung ano nila, hospital occupancy nila. Hindi pa naman puno, pero nadadagdagan yung bilang ng kaso din sa hospitals. And nagkaroon nga kami ng projection na kung patuloy pang tumataas yung cases, baka maabot na rin nila yung 70% critical care in a few weeks. Pero paano po yan, Dr. David, kung in-announce na po ng Cebu government na i-open na nila for tourism itong Cebu? Ano po ba ang nakikita niyong implication po nito? Well, yung timing nito is parang nakakapagtaka kasi especially ngayon. Kasi hindi lang naman yung bilang ng kaso. Karamihan ng indicators mataas na yun. And then even sa Cebu, hindi lang Cebu City, Mandaue City, Lapu-Lapu City, mataas yung bilang ng kaso. Pati rin yung ngayon, Talisay rin, nakikita rin na yun natin, mataas na yung bilang ng kaso. Mataas yung positivity rate nila, more than 10%. Tapos yung pag-doble nila, mabilis din yung doubling time nila. So, ang implikasyon nito, yung timing niya is parang medyo nakakapagtaka. At saka, ngayon, tayo nakapag-sequence din ng mga maraming cases sa Cebu. Pero may mga na-sequence na tayo at ang nakita natin, may nakita na natin tayong case ng UK variant sa area ng Cebu. And concerning yan kasi kung kumakalat din yung UK variant, medyo problematic yan. And hindi pa natin alam kasi hindi pa natin alam for sure kung kumakalat talaga. Kasi konti pa lang yung sequence na-sequence natin sa Cebu area. So, yun nga, pwedeng mag-cause yan ng transmission na marami-rami. At saka yun nga, although sa Cebu City, nasabi ko 46% pala yung occupancy, for example, sa Lapu-Lapu, nasa mga 62% na yata yung hospital occupancy doon. So, ibig sabihin, yung ibang hospitals, medyo malapit na mapuno na rin. I mean, malapit na rin umabot sa critical care yung 70% na limit. Mm-hmm. So, Dr. David, sa inyong mga datos, talaga bang nakikita nyo na yung UK variant, mas mabilis siyang makahawa? Yes, Zen, yung UK variant, mas mabilis. Nakadagdag siya ng 0.5 sa reproduction number on average. So, kumbaga, ngayon, dito sa Metro Manila, nasa 1 yung reproduction number natin. Kung kumakalat dito, pwedeng maging 1.5. Nakita natin yan sa northern provinces. In fact, bago pa-detect yung variant sa northern provinces, nasabi na namin na baka andun yung UK variant. Bakit? Kasi nakita natin ang bilis ng pagkalat ng cases noon sa mga mountain province, saka sa Kalinga, saka sa Benguet. Tapos totoo nga, may na-sequence silang sample doon. Ngayon, sinasabi rin natin, may possibility, hindi naman natin sinasabing sigurado tayo, sinasabi na natin, may possibility na kumakalat din yung UK variant. Bakit? Kasi ang bilis ng pagdami ng bilang ng kaso, nagda-double sila every 2 weeks. And ganun yung nakita nating situation din sa mga ibang bansa na may UK variant. Kaso medyo matagal alamin kung paano or kung talagang UK variant ba yung kumakalat. Bakit ba may katagalan yun, Dr. David?
Well, yung pag-sequence natin, mga it takes 1 week. Tapos nung last time na nag-sequence tayo, medyo na-delay kasi naubusan tayo ng reagent doon sa genome center. Although ngayon, nakabili na tayo ng reagents. Medyo mahal din yung ano eh, may kamahalan din yung ano, pag-sequence natin. Kaya hindi tayo talaga makapag-sequence ng maramihan. Tsaka yun nga, kung galing sa Cebu yung samples, pinapadala pa nila dito sa Metro Manila kasi yung mga genome sequencing natin andito lang sa Metro Manila, sa Philippine Genome Center, tsaka sa RITM, tsaka sa, ano, sa, PG, sa NIH. Ayan. So sa punto pong ito, masasabi ba natin na parang nag-shift na, lumilipat na yung epicenter mula sa Metro Manila at sa ibang lugar? Well, sa ngayon talagang ano, nasa yung... I mean, hindi naman natin pinag-iinitin ng ibang lugar, pero ito yung ano, ito yung datos na kung saan yung pinakamaraming bilang ng kaso. Tsaka yung number one na LGU, base doon sa report namin, ang pinakamaraming cases per day is Cebu City. Number two yung Quezon City. And yung Quezon City, 81 cases per day siya. Yun nga, yung Cebu City, nasa 165. Doble na siya. So, I mean, eh, mas maliit yung population ng Cebu City. Kaya talagang yung epicenter ngayon, andun talaga nga sa may Cebu area. Alam naman natin well-managed yung Cebu City kasi magaling yung management nila. Hindi sila nagkakaroon ng surge simula nung last year, nung June, July. Bakit nagkakaroon ng surge? Nakapagtaka lang. Kasi alam natin na yung leadership nila, kaya yun nga, nakapagtaka. Pero nabanggit naman na Dr. David ng Cebu na ngayong open na nga for tourism ang kanilang lalawigan, mahigpit naman daw yung mga health protocol bago ka makapasok ng Cebu. Hindi po ba enough yun to ensure nga na magiging safe naman at hindi na tataas yung bilang? Well, ang kung nandun yung epicenter, ang problema is ano eh, safe naman makapasok yung mga kanyari, turista doon na okay kalagayan nila. Pero ano yung mga turistang palabas ng Cebu? Kumbaga, kung andun nga yung epicenter, yun yung problema. I mean, yun yung iaalala natin yung papasok kung konti lang cases doon. Tapos kanyari, maraming galing sa Metro Manila, inopen nila, tapos nagdagsaan din yung galing Metro Manila, di mahawaan sila or at least ang concern nila is mahawaan sila. Kaya may protocol sila. So, yung border controls nila, oh, importante. Kaya lang, yun nga, kung pupunta din yung tao, I mean, siyempre, hindi naman tayo nananakot. Naintindihan naman natin, may economic consideration sila. Pero yung timing nito, normally kasi gusto natin, pupunta yung mga tao doon, pababasa ng trend ng cases. Hindi yung pataas pa. Kasi pag pataas pa, concerning talaga yan. Tsaka yung indicators nila, tumataas rin. Tsaka, syempre, kung pupunta ka, kahit doon sa lugar ng Cebu na hindi masyadong mataas yung cases, may mga iba naman na hindi mataas yung cases sa Cebu province, dadan ka naman sa airport, sa airport mismo, kahit ano, medyo mataas yung cases sa Lapu-Lapu, sa Mandaue. Kaya, dapat aware din yung mga turista kung kailangan mag-open up sila, aware sila na may ganitong risk. Kasi yung ginagawa namin sa Okta, nag-assess kami ng risk kung ano yung mga lugar yung medyo mataas yung risk kung pupunta. What about sa Metro Manila? We are under GCQ pero ngayon po sinasabi na ng pamahalaan na 50% ang occupancy na sa mga simbahan at maging mga arcades, mga sinihan, maging mga museums and public places na ilan ay bubuksan na rin po sa publiko. Tama po bang desisyon ito? Medyo nakagulat din yung timing nito kasi although level naman yung trend natin sa Metro Manila, hindi naman siya tumataas. At the same time, hindi rin siya bumababa ng mabilis. So, hindi pa nag-improve masyado. Ang gusto natin sana is gradual yung pagluwag natin ng restrictions kasi ang ginagawang approach ng government, yung parang hammer and dance, kumbaga nagluload na konti, tapos makikita natin yung response. Ito, kung magluload tayo ng maraming, mag-open tayo ng maraming industries na sabay-sabay, pag nagkaroon ng surge, hindi natin alam kung saan
nanggagaling. Ang isa pa is, well, yung kanyari, iba-iba yan eh. Kasi yung sa church, kung dadamihan natin, magiging 50%. So far naman, this is 30%, hindi naman nagkakaroon ng mga ng infections. So, siguro pag dahan-dahan natin gawing 50%, baka okay lang naman kasi strict naman yung pagsunod nila sa protocol sa simbahan tapos yung mga iba, open area. Pero yung, kunyari, sa movie house, medyo problematic yan kasi yung implementing guidelines nila, anong sasabihin ng, kunyari, paano implement yung social distancing tsaka yung wearing face mask sa movie, enclosed area yun eh. Di ba, nasabihan nga natin yung mga tao na huwag sila magpunta sa mga enclosed area. Tapos, possible super spreader event yun kasi kung maraming taong nanonood doon, tapos 2 hours kang andun, tapos kumakain yung iba lang ano, ng popcorn. So, kung may taong infected doon, malamang makakuha mo rin after 2 hours yung virus, yung viral load, lalo na kung may UK variant. So, iba-iba yung ano talaga, yung cases na yan, yung arcade for example, baka ganun din na nasa enclosed area. Ngayon, kung kanyang mga driving school naman, or museum, kung may social distancing naman, possible naman hindi na masyadong, depende nga sa implementing guidelines nila. So, ibig sabihin, iba-iba yung ano, situation itong i-relax nating restrictions. So, sana pag-aralin natin mabuti ang bawat isa nito. All right. Thank you so much, Professor and Director David. Good luck po sa ating lahat. Salamat po. Good day and good morning, sir. Yes, good day and good morning, Zen and Julius. Thank you.